Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sabihan mo kaagad ako, ha? Mama, hindi ko pa po nakikilala yung asawa niyo. Ay, lang pala. Narito na nga ang ating aabangan sa episode na Abot Kamay na Pangarap. Nagtataka nga itong si Moira kung bakit narito itungang si Lynette. At sumagot naman itong si Lynette na nandito ako dahil bibigyan nga ng award ang aking anak na si Annalyn. At sumagot naman itong si Moira ay oo nga pala no, may award pala ang anak mo. At sinabi naman ulit ni Lynette na kung kumusta na nga ito. At sumagot ulit itong si Moira na okay lang daw ito. At may clue na nga daw siyang pangalan sa kabit ng asawa niya. At sinabi niyang diretsahan dito kay Lynette na tisay nga daw ito. At nagtataka at kinagulat din naman ito ni Lynette nang marinig niya ang pangalan na tisay. At sinabi niya nga dito na hindi naman niya kilala ang asawa nito ni Moira. At sinabi ulit ni Moira na kapag may nakilala ka na, na tisay ang umaaligid sa asawa niya ay isumbong niya agad dito. At sinabi din dito ni Lynette kay Moira na tila nga nang dirito ang kanyang kadate at ang mga dito ni Annalyn na si RJ. At pinagtataka nga ito ni Moira kung bakit narito, doktor ba daw ito? At hindi naman makasagot itong si Lynette. At sinabi niya nga dito na hindi niya nga alam. At sumagot ulit itong si Moira na kaya pala niloloko ka dahil hanggang ngayon ay hindi mo pa rin kinikilala ang lalaki na nangliligaw sa'yo. At maya-maya iniwan na nga ni Moira itong nga si Lynette. At dito naman dumating itong nga si Annalyn at pinuring na ang kagandahan na damit ng kanyang inay Lynette. At ganoon din naman, itong si Lynette pinuri niya ang suot ng kanyang anak. At maya-maya nagpaalam nga ito na mag-CR. At dito na tumawag itong si Lynette dito naman kay Drusa at sinabi niya dito na parang may kamukha nga itong si RJ dito nga sa party na gaganapin. At nagtaka itong si Drusa bakit nga daw doktor ba daw ito? Yan ang malaking tatanungan. At maya-maya nagkaroon naman ng abirya dito kay Annalyn dahil hindi lang bully ang ginawa ni Zoe dito sa kanya ay binuhusan pa niya ang kasuotan nito ng soft drinks. Kaya naman nabasa ito at nahiya na nga itong si Annalyn na humarap sa marami at sinabi naman ng kanyang inay na hindi nga daw sila aalis. Kinakailangan makuha nga ni Annalyn itong ang award na para sa kanya. At maya-maya nagsalita na nga sa stage itong ang si Moira at dito niya ipinakilala ang kanyang asawa na ikinagulat naman ni Lynette nang makita ito na ang isang lalaki na RJ na pagkatapos nga itong edate at bigyan ng bulaklak at pakwentas ay ito pala ang asawa ni Moira. Kaya naman nakatulala naman itong si Lynette nang pinagmasdan na niya itong si Robert na hinalikan nga ito ni Moira. Kaya yan ang ating aabangan kung talagang magharap-harap na ba sila dito ng asawa at itong ang si Lynette. At kung tatawagin nga ba siya ditong kabit dito ni Moira. Kaya yan lang po muna ang aking full story dito sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig dito. At sana huwag nyo po sana itong kalimutan i-like at i-subscribe ang aking channel. Ilang yun po. Maraming salamat. Bye-bye.